So welcome back mga kalapatid sa ating YouTube channel, no. For today's video may ipapakilala ko sa inyong mga bago nating kalapati dito sa loob. Dagdag pwersa to para sa atin, no. Tsaka papakita ko yung yung naging kulay sa sa mga inakay ni almond, no. Yan na update natin. Eh medyo natagalan yung nakaraan nating pag-vlog, no, kasi nga medyo nag-uulan, rainy season na. So let's go, no, i-videoan na natin bago pa tayo maabutan ng ulan, ng mga kalapatids. So let's go, pakita ko muna yung mga inakay ni almond, yung naging kulay. So eto na sila almond, no. 2 weeks na yung inakay nila, nakita na yung kulay ng inakay nila, lumabas na. So yun nga yung isa, sana maging almond din sana. Uy, huwag magtakpan. Ayan, red bar, no, yung isa, mga kalapatids. Sana magkaroon din siya ng batik-batik kapag mga kalapatids, nag-molt. Tapos andito yung isa, turong natin kami. Ayan, ayan yung isa, mga kalapatids, no? Blue bar, nagmana sa nanay. Napansin ko itong blue bar, lagi itong hinihingal, eh. Ewan ko lang kung bakit siya laging hinihingal. So ayan, ito mana sa nanay, eh. Tapos ito naman, sakto, mana sa tatay. So 2 weeks old na sila, no, mga kalapatids. May sing-sing na rin. Bali, ang naisingsing ko lang, mga kalapatids, is common ring, no. Old bird ang kategory nila. Nakita na ng tatay isa. Bali, di ko pa yan nasisilip masyado dahil ayoko pa kailaman pa. Sana, no, magkaroon siya ng gandong spots katulad sa tatay niya. Yung mga itim-itim, parang almond. Bali, sa tingin ko ito possible hen kasi maliit. Tapos yung nandito sa ilalim nila, yung is possible cock. So hindi ko lang, hindi ko na pinapakailaman para di na ma-stress. Yan. Ngayon dalawa nating inakay ng mga kalapatids. So siguro magsi-second clutch na to, mag-iitlog na uli. Ewan ko kung gagawin natin sa second clutch, no. Kung ipapamigay natin yung itlog or bubuhayin ba natin para di masayang. Bali, nasa kondisyon pa naman sila. Ganda. Sana ganyan yung maging kulay nitong isa. Ito, ayan, no. Kasi hindi pa naman agad yan magaganyang kulay hanggang hanggat hindi pa yan nagmumult. Hanggat di pa naglulugon. Kapag ka naglugo na yan, dun lalabas yung totoo niyang kulay, no, mga kalapatids. So ayan yung mga inakay ni almond. Ang ganda. Taiwan Vandenbroek. Vandenbroek yung hen, Taiwan si almond. Ayan. Ang ganda. Sana maganda rin i-perform sa atin. So ayun, no, mga kalapatids, tayo ay aabutan na ng ulan. Papakilala ko na sa inyo yung sa nating kalapating na acquire. Yung kalapating ito is yung tatay nito, breeder natin. Pinahiram lang natin dun sa kaibigan natin kaso nakawala, na disgrasya yun, hindi na nakabalik. So binigyan niya na lang tayo ng isang anak. Bali, ang pinares niya dito is naka personal ban ni Ricky Pamilar. So si Ricky Pamilar is 5 times na na pumarte sa MMFC, tagabagon silang siya, no, sa 5 taon niyang pagkakalapate. 5 beses din siya pumarte sa MMFC bago nga siya pumanaw, no, mga kalapatid. So maswerte tayo, no, mapalad tayo dahil meron, naka-acquire tayo ng linyada nun ni Sir Ricky Pamilar. Bali, ang ito na yung ibon, papakita ko na bago pa tayo abutan ng ulan. Mukhang malakas yung ulan, eh, mga kalapatids. Ang dilim ng kalangitan. So ito, papakita ko sa inyo yung ibon na na-acquire ko.
na may lahi, na may lahi nung ano, ay Sir Ricky Pamela. So ito nga yung ibon no mga kalapatids ng yung na-acquire natin. Yung bago nating ano. Actually hindi naman talaga ano eh, na-acquire to eh. Balikapalit lang siguro to nung breeder natin na nakawala din sa ano, kaibigan natin. Ayan siya. So yan. Yan yung ano. Ang nanay niyan is naka-personal band ni Sir Ricky Pamilar. Ipa-flash ko dito sa gilid. Blue bar ang nanay. Tapos ang tatay niyan is breeder ko nga ng mga kalapatids. Foundation bird ko sana yon, kaso ano, na-disgrasya. Nakawala. Nakawala sa kanya. Bali ano yon, abuyog finisher. Ipa-flash ko rin sa gilid yung ano, yung tatay na nakawala. No? Ayun, abuyog finisher. So, ayan. Bali ang bloodline nito is Andre Rosel cross sa foundation takpo na ano, Vandenbroek Johnson. So, ayan. Ayan yung ibon. Bali, lipas inakay pa lang yan mga kalapatids. Pasensya na, medyo maingay yung mga aso sa ano, sa dito sa amin. Napakagandang ibon nito mga kalapatids. Sana hen siya. Kasi ano, kulang kami sa hen dito sa ano natin, sa loop. Gagawin na lang natin siya breeder, no? Kasi hindi na natin niya matuturuan. Tsaka para ma-secure ko na yung linyada. Susubukan ko na lang. Bali yung kay Sir Ricky Pamilar, yung mga Andre Rosel niya, is magagaling sa ano, norte. Bali, tumatapos ng ano, Santa Ana Clacker, mga ganyan. Kagayan. Ayan, nandito siya sa ano, pen section natin, ng ano, ng mga stockbird. Ayan, napakagandang ibon. Bali, ayan mga kalapatids. Ang nakuha kasi niyang ano, anak dun sa mga sa ano nang hiram sa atin ng kalapatids, apat. So, ito, ang alam ko ito ay ano eh, nasa third clutch na. Sabi niya kasi ang usapan talaga namin hanggang second clutch lang. Kaso ayun nga, hanggang sa nakapag third clutch siya, tapos na-disgrasya yung ibon. Kinukuha ko na yung ibon, tapos sabi daw nakawala daw. So, kung magpapahiram tayo na mga kalapatids, o kaya kung mangihiram tayo, pakiingatan na lang yung ano, yung hiramin natin. Kasi, hindi naman din ano eh, hindi naman din pinupulot ng mga may-ari yung mga kalapati na yan. Inaalagaan din nila, binibili. So ayun lang no, yung mga tips na ano, na kung manghihiram kayo, pakiingatan, doble ingat, tsaka ano, kasi di naman inyo yung ibon, tapos di nyo iingatan, madadala na yung magpapahiram sa inyo, di na kayo papahiram yun. So, kahit pa paano no, mga kalapatid, sa nagkaroon pa rin tayo ng linyada na yun, kasi yung abuyog finisher na yun, is wala pa akong ano, di ko pa na ibibreed yun. Bali, ibibreed ko nga sana yung kaso hiniram ng kaibigan natin. Hindi ko naman matanggihan kasi masyado tayo mabait. Kaya ano, nakakadala. Hindi ko na ano, hindi na muna ako masyado magpapairam. Siguro, magbibreed na lang ako ng ano. Kung gusto niya ng linyada, ibibreed ko na lang. Ayun ang kalapatan. So ayun nga ng mga kalapatids, bago pa tayo abutan ng ulan dito, tatapusin na muna natin. Kung manghihiram tayo no, ng kalapati sa ating mga kaibigan is ano, alagaan nating maigi, pag-ingatan natin kasi hindi naman sa inyo, hindi naman sa atin yun. No? Para hindi rin madala yung magpapahiram sa inyo. Lalo na yung nangyari sa akin na magandang ibon yun na nakawala. Wala eh, ganun talaga.
Pero pinalitan naman ng ano, ng anak. Kaso nga lang, iba pa rin yung ano, iba pa rin yung ibon na yun kumpara dito. Kasi yung ibon na yun is siya mismo yung ano, nakatapos ng karera. And then, hindi natin man lang nasubukan sa iba't ibang ano, sa iba't ibang mga hen natin dito. So yun lang, nakakapanghinayang talaga yung ano, kalapati na yun. Bali, mga nagpapa-shoutout, next video na lang kasi aabutin na ako ng ulan yan, no? Makulimlim na dito mga kalapatids, no? So please, ano, watch, always watch, share, and subscribe sa ating YouTube channel ng mga kalapatids. Pakilike na rin yung, ano, yung video natin at kung nagustuhan nyo yung, ano, naging kulay nung, ano, kalapate ng, ni, ano, ni Almond, yung inakay ni Almond, tsaka yung, ano, kalapati nating baka. Hanggang dito na lang yung video, no, mga kalapatids. Medyo maingay na yung mga aso kasi uulan na. So, sa susunod na lang po ulit. Happy flying and God bless all.